Ikwento ko lang yung naging road trip namin ni Mrs. noong isang araw na kung saan ay suminsay muna kami din sa San Nicolas para silipin ang legendary Maliputo. Kami ay namangha sa aming nasaksihan na kung saan ay napakalaki na ng pinagbago ng lugar na ito. Buhat nung una naming pinuntahan, ilang buwan lang matapos pumutok ni Taal. Tandang-tanda pa namin na hindi ganito ang itsura niya noon. Napakalaking pagkakaiba. Talagang pinaganda na at binago ang anyo para mas maging kaaya-aya ang pamamasyal dito. Dahil sa napakagandang view sa harapan nito at ang napakagandang lawa ni Taal na humahalik sa baybayin nito, mas lalong naging atraksyon ito sa mga kababayan nating Batanggenyo. Noong pumutok si Taal noong 2020, nagkagitak-kitak ang mga kalsada at nasira ang ilang gusali sa lugar na ito. Tila wala ng pag-asa para maibalik ang dating ganda. Pero dahil na rin sa pagpupursige ng mga namumuno at ganun din sa pakikipagtulungan ng mga tao, unti-unting bumabangon sa pagkakalugmok ang bayang ito. Kita nyo naman na kahit aso ay malayang nakakapamasyal at nagpapahangin sa lugar na ito. Bagamat hindi pa tapos ay ginagawang pagpapaganda sa lugar na ito, masasabi kong good job sa mga promotor ng proyektong ito at syempre, hindi natin palalampasin na mag-selfie sa pangalan ng bayang ito. Pati mga tanim na halaman ay alagang-alaga sa dilig at nakaka-relax tingnan ang mga bagong gusaling itinayo na tanda lamang ng pagbangon ng San Nicolas mula sa trahedyang sinuong nito. Patuloy kaming naglalakad ng aking asawa para tingnan pa ang ilang mga pagbabago pa sa baywalk ng San Nicolas. Hindi maalis sa amin ang pagkamangha sa mga pagbabago nito. Sariwang hangin na dumadampi sa aming pisngi na nagdudulot ng kaginhawahan sa aming katawan at isipan. Bagamat may kalayuan dito, ang Bulkang Taal, isa ang San Nicolas sa bayang sinira niya sa bawat putok sa kasaysayan. E di nga ba't dati ay narito ang bayan ng Taal na kung saan ay naiwan na lamang ay ang sirang simbahan at guho nito. Kaya sana lang ay mapanatili ang ganda ng lugar na ito at maging disiplinado ang mga pumupunta dito. Huwag magtapo ng basura kung saan saan at kung gaano mo kalinis na dinatnan ito, dapat aalis ka na ganun ding kalinis ito. Kita nyo naman ang tubig sa lawa. Kung gaano kaganda, lalo na nga at nasisikatan ni Haring Araw sa umaga. Mga gusaling maaamoy mo na bagong pintura, mga halamang mga mabeberde at alagang-alaga. Kaya ipagdasal natin na manahimik na si Taal at wag na sanang ulitin pa na siya ay manalasa. Dahil kung mangyayari na magkaroon pang muli ng isang pagsabog, baka mabaliwala na lamang lahat ng ginawang pagpapaganda dito at bumalik sa dati ang nangyari sa bayang ito. Huwag naman sana.